Sino ang nagpiyansa sa iyo? Ano yung sir? Ay, hindi ko masyadong na... Sino? Po, sir. Sino ang nagpiyansa sa iyo? Yung totoo talaga, sir, hindi ko talaga alam, sir. Totoo talaga yan, sir. Hindi ko talaga alam. Totoo talaga yan. Strike one ka na, ha? Makikita po yan sa original CCTV, sir. Sige kang CCTV. CCTVin na kita, eh. Ha? Paulit-ulit ka. Alam mo naman kung may baril ka o wala. Bakit CCTV pang pasabihin mo na may baril ka o wala kang baril? Ha? Ito kasi, sir. Alam mo kung may dala ka o hindi. Klarong nagsinungaling ka. CCTVin kita dyan. Hello, strike two, ha? Wala kang baril. Contrary to the statement of your chief of police na meron dalawang baril na nakuha sa'yo. Alright. Sinungaling number two o number three. Yes, sir. Alam mo, matagal akong police, di ba? Yes, kilala mo ako. Yes, sir. Chipinpe ako, di ba? Yes, sir. Copy, sir. Copy. Nag-investigator din ako. Yes, ha? O yung pananagot mo yan, ang, wala na, tapos ka na. Sorry po, sir. Tikok ka na. Sorry po, sir. Ha? Ang. Para kang hindi police. Sorry po, sir. Nakakahiya ka. The police staff sergeant Alibata refuses or doesn't know how to answer, refuses to answer my questions, and I think he has selective memory. I am forced to cite this person in contempt, Mr. Chair. And I move that we cite him in contempt. There is a motion to cite in contempt police staff sergeant Noel Alibata. Is there any objection? Hearing none. The motion is approved. Sergeant at Arms, Staff Sergeant Alibata is cited in contempt. Therefore, you have to take physical custody of him. Pakainin nyo yan, ha? Ha? Huwag ninyong gutumin. Sino ang nagpiyansa sa'yo? Ano yung sir? Ay, hindi ko masyadong na... Sino? Po, sir. Sino ang nagpiyansa sa iyo? Yung totoo talaga, sir, hindi ko talaga alam, sir. Totoo talaga yan, sir. Hindi ko talaga alam. Totoo talaga yan. Strike one ka na, ha? Yes, sir. Yes, sir. Okay lang, sir. Totoo hindi yan, ka sir. Nagtanong kung paano ka nakalaya? That time, sir, paano ka nakalaya at may nagpiyansa sa iyo? Hindi ka ba nagulat? Actually, sir, unconscious po ako, sir. Na, ang ulo ko, sir, biyak po yung ulo ko, sir. Hindi ko po talaga alam kung ano nangyari sa akin, sir. Totoo yan, sir. Hindi ko nga alam kung bakit ako nandun sa ospital, kung ano pangalan ko. Hindi ko talaga alam, sir. Yun talagang totoo, sir. Alam mo, that is quite incredible, ha? Hindi ka panipaniwala itong mga sinasabi mo na hindi mo alam kung sino nagpiyansa sa iyo. Totoo, sir. Kasi ako alam ko kung sino nagpiyansa sa akin. Senator Jinggoy. Strike one ka na, Alibata. Yes, sir. Yes, sir. Alam, hindi niya alam kung sino nagpiyansa. Pero alam niya, before nangyari yung insidente, na naka-bulletproof siya. Sige. Walang baril daw. Pero may dalawang baril na recover sa kanya. Yun lang. Klarong sinungaling na yun. Ha? Wala kang baril nung panahon na yun. Dinidenay mo. Pero earlier, sinabi mo may dalawa kang baril at kinonfirm ngayon ng Chief of Police. Chief of Police, dalawang baril lang na-recover sa kanya, di ba? Ha, confirm. Klaro na yan. Go ahead, Senator Jinggoy. Yeah. That's my second point. That is my second point, Mr. Chair. Nagsinungaling siya na wala siyang dalang baril. Contrary to the report of the Chief of Police, na meron siyang dalawang baril na nakuha sa kanya. Oh, ngayon, Sergeant Alibata, Staff Sergeant Alibata, pwede ba i-focus sa kanya? Huwag mo na i-focus sa akin, please. Hindi ko nakikita yung reaction ng tao. Oh, Sergeant Alibata,
Yes, sir. May dala ka bang dalawang baril? Yes, sir. Ano pa, sir? Yun lang, sir. Actually, sir, ang nangyari ito, makikita po yan sa original CCTV, sir. Sige kang CCTV. CCTV-hin na kita, eh. Ha? Paulit-ulit ka. Alam mo naman kung may baril ka o wala. Bakit CCTV pang pasabihin mo na may baril ka o wala kang baril? Ha? Ito kasi, sir. Alam mo kung may dala ka o hindi. Klarong nagsiniwaling ka. CCTV-hin kita dyan. May dala ka bang baril o wala? Wala po. Wala po. Wala po akong baril. So, ibig kong sabihin, sinungaling ito yung pulis mo? Kung na may nakuha ng dalawang baril sa'yo? Kung magsasalita pa, bigyan mo ko ng chance magsalita po ako. Pinagsasalita ka na nga eh. Sige, magsalita ka. Sige. Ito po ang nangyari kasi po. If ever po, makuha ng CCTV kung saan po kinuha nila yung baril. Kasi yung baril kasi po, yung sabi po, if ever may baril po ako, nasa katawan ko, if ever rin po. Tapos ngayon, yung CCTV po, wala po dun. Hindi po nila, nagawa po, pasensya na po, hindi ko magkuha ng istorya, pero yung CCTV po, hindi po yun totoo yung CCTV na pinakita po. Paano hindi magiging totoo? Ibig mo sabihin, nagsisinungaling ang CCTV? Ito po, ito, pasensya na po. Did they tamper with the CCTV? How can they tamper with the CCTV? Yes, sir. Ito po, yung CCTV po, makita po yan dun sa taas na yung date and time. If ever ititingnan nyo po, hindi po yung pinakita nila yung date and time. Ngayon po, if ever ikuan mo yung... Tingnan mo, marunong siya, masyado siyang specific. Masyado siyang detalyado. Yung date and time daw ng CCTV, dapat alam niya, nakikita doon. Pero yung nagpiyansa sa kanya ng 120,000, okay, hindi mo alam. Anak ng tinapa. Continue, please, Senator Jinggoy. Okay. Hello, strike two, ha? Wala kang baril. Contrary to the statement of your chief of police na meron dalawang baril na nakuha sa'yo. Alright. Sinungaling number two o number three. Bakit ginamit ni Voltaire yung sinasabi mong pinsan mo, Voltaire Corsino, na ginamit ang pangalan alias Andrew Alfonso Tan? Bakit? Totoo talaga po, hindi ko po talaga alam. Yun talaga ang totoo po. Sino si Alfonso Tan? Sino si Alfonso Tan? Is there such a human being named Alfonso Tan involved in this case? Ngayon po ang case po sa akin. Ang nangyari po ang si lumabas na Alfonso Tan po. That time hindi ko talaga po alam. Hindi ko alam kung sino 'yan, sinong Alfonso Tan 'yan, hindi ko po alam. Nangyari 'yan po. Makinig ka, sandali ha. Yes, sir. Yes, sir. Alam mo, matagal na akong pulis, di ba? Yes, kilala mo ako. Yes, sir. Chipinpe ako, di ba? Yes, sir. Copy, sir. Nag-investigator din ako. Yes, ha? Pero yung pananagot mo yan, ang, wala na, tapos ka na. Sorry po, sir. Tikok ka na. Sorry po, sir. Ha? Ang, para kang hindi pulis. Sorry po, sir. Nakakahiya ka. For the purpose of sinungaling, magsinungaling ka lang, dinadamay mo lahat ng kapulisan dito. Nakasuot ka ng uniforme na ganyan. Nakasuot ka ng tsapa. Tapos puro pagsisinungaling ang gusto mong sabihin dito. Nakakahiya ka. Nakakahiya ka. Ha? Puro kasinungalingan. Please continue, Senator Jinggoy. Thank you, Mr. Chair. Okay, Staff Sergeant Alibata, nung pinyansahan ka, in a short period of time, halagang 100,000 plus, under the name of Alfonso Tan, hindi ka ba nagulat na bigla kang nabigyan ng piyansa? Hindi ka man lang ba nagtanong kung sino nagbigay sa'yo ng piyansa? Hindi po. Hindi po. Ang actually po, ito po, yung paglabas ko na may nagpiyansa sa akin, hindi ko pa talaga po alam kung sino yung nagpiyansa sa akin.
Okay, hindi ka ba nagulat at ang bilis mo nakapagpiyansa? Hindi po ako nagulat po dahil kasi ako hindi ko po alam. Dahil sa ordinaryong kaso, even sensationalized cases, matagal ang pag-grant ng bail ng husgado. Sa iyo, it took only how many weeks? Marami mga sensationalized cases dyan. It will take them a year or two for the court to grant them bail. Pero sa iyo, less than one month. Less than a month. Using a fictitious name by the name of Mr. Alfonso Tan. Eh, niligawan mo pa yung korte. Hindi ko po talaga mistaken alam. Mistaken identity po. Ha? Hindi ko po talaga alam. Totoo po talaga. Hindi ka malang nagtanong kung paano ko nakapagpiansa under the name of Alfonso Tan? Hindi po. That's quite ridiculous, Mr. Alibata. Opo. Sige po. Okay po. Senator Jinggoy, if I may. Alam yes, mo, Mr. Chair. Yes. Pagpiansa, meron niyang corresponding order galing sa judge, di ba? Na for your release. To release Juan Alfonso Tan. Nabasa mo yung order na yon from the court? Hindi po. Hindi. Hindi ko po talaga po alam kasi basta yun ang pangunta. Hindi ko tawala po alam. Eh hindi ka pa pala pinapirma doon sa pag-release? Ito po, may napirmahan ko. Wala lang po. Pirma tapos wala lang. Anak lang pa! Pumirma ka ng hindi mo pangalan? Hindi po. Ha? Pumirma ka, Alfonso Tan. I am released sa blatter ng police station. Nakalagay yan. I am released in good physical condition. Sign, pangalan mo, Alfonso Tan. Hindi ka pinapirma? May medical pa yan. Hindi ko po talaga alam na ano yung... I-produce mo ngayong blatter. Sigurado ako may blatter ito na pumirma siya. So ang pangalan doon, ano nakalagay? Grabe yung pagsinungaling mo. Dong, nakakahiya ka na parang natutunaw na ako dito sa upuan ko. Pulis, ganun na ba kaulang bayag ang pulis ngayon? Ha? Gumawa ka ng kalukuhan tapos sinungaling ka to death? Aywan ko, paano? Bakit ka? Nung pinapiansa ka ba, Alibata, did you undergo a medical check-up? SOP yan. Nung binigyan ka ng piyansa ng usgado, did you undergo any medical check-up? Ang sa natpan ko po, doon lang po ako sa kuan, sa police station lang po. Hindi po ako napunta ng... Hindi kami medical check-up. Protocol yun. SOP yun. Very clear na ito, Senator Jigo. Masasayang oras natin ito. Please, you make the necessary motion. Okay. Please. Since the police staff sergeant Alibata refuses or doesn't know how to answer, refuses to answer my questions, and I think he has selective memory, I am forced to cite this person in contempt, Mr. Chair. Can I move that we cite him in contempt? There is a motion to cite in contempt Police Staff Sergeant Noel Alibata. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. Sergeant at Arms, Staff Sergeant Alibata is cited in contempt. Therefore, you have to take physical custody of him. Pakainin nyo yan, ha? Ha? Huwag ninyong gutumin. Kasabaling maalala niya yung mga nangyayari, Mr. Chair. Yes, Senator Jinggoy? Hindi, tama yun, Mr. Chair. Kailangan pakainin niya. Baka para baka sakaling maalala niya yung mga nangyayari sa kanya. Baka maalala niya habang nasa loob siya ng kulungan ng Sergeant at Arms. Yes. Maybe we can let the his legal counsel, yung kanya abogada, siguro para i-brief na lang siya baka sakaling maalala niya kung ano yung mga nangyari sa kanya noong araw.
Nagpaalam na si Senator Jinggo yung kanyang abogada dahil magpa-check up dahil buntis. Baka ma-stress daw siya, nagpa-check up. Nandun na, o umalis na kayo na maaga. Okay. Maaga pa. Oh, sige po, Mr. Chair. That's all, Mr. Chair. Thank you. Thank you, Senator Jinggo, for nakadalawa na ako sa'yo. Thank you for that motion. Salamat po. Mabilis lang po, sir. Diaz, two things lang po, Mr. Chairman. Go ahead. Sir, like any other police, sir, baka, sir, takot din siya sa life ng family niya, sir, si Alabata. Baka takot siya sa life ng family niya din. First ang reason. Second, sir, sa pagtanong, yung lawyer niya sa Dumaguete, ang counsel is Iramis, sir. Iramis. Father ng counsel ni Pipino Danina. Tapos, pangatlo, sir, ang band person, sir, makita naman yun yung band person. Yung sino yung nagbaban doon. Yun lang sa amin, sir. Baka yung ano pa natin siya, sir, baka takot lang siya talaga, sir, sa pamilya niya. Sige, yun sige. Din ang mga ibang pulis, sir. Takot din ano mangyari sa pamilya. Noted, noted, Mayor. Senator Jinggoy, would you like to make a motion for the lifting of the contempt order against Sergeant, sino yung kahapon? Rizaldo. So that we can act on it and para mabakante yung room doon sa baba at mag-relibo muna sila. I-lift natin yung contempt order ni Rizaldo. Yes. Out Rizaldo. Yes, Mr. Chair. In Alabata. Can you please make the necessary motion? I move that we lift the contempt order against Staff Sergeant Rizaldo, Mr. Chair. There is a motion to lift the contempt order of police Staff Sergeant Benedict Rizaldo. Is there any objection? Hearing none, the motion is hereby approved. Thank you, Senator Jinggoy. Sergeant at Arms? Mr. Chair? Yes. Mr. Chair, siguro pwede natin pagbigyan itong si Alibata in the next hearing. Baka sakaling magbago na isip niya, maalala niya lahat yung mga pangyayari. Para hindi naman natin siya patagalin sa kulungan, Mr. Chair. Yes, give him due process. Yes, Your Honor, Senator Jinggoy. Kausapin thank natin. Thank you very much, Mr. Chair. Thank you. Sergeant at Arms, iakyat dito si Sergeant Rizaldo at i-turn over natin physically kay Major General Junel Istomo. Pakyat na. Oh, pagpakyat na, i-turn over physically kay General Istomo. Thank you.